Ayun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So, happy Mother's Day sa lahat. Then, yup, ang magiging topic natin today is magbabakuna tayo ng mga young bird natin na ilalaban natin sa yearling race natin. So, at the same time, sasabihin ko na rin kung paano tayo nagko-condition during breeding. Kumbaga parang, kung ano yung discarding ginagawa namin kapag nagbe-breed ako ng mga ibon natin para sa race. Kumbaga, hindi ko sinasabi na na gayahin nyo. Kumbaga, isishare ko lang sa inyo kung paano ako nagbe-breed, kung paano ko sila nare-ready. So tara, let's go! So yun nga mga kaburo ko to. Bale, shake-shake muna tayo ng ating ibabakuna sa ating mga ibon. Bale, 8 lang naman to para saan natin sa yearling race natin. Kumbaga, yung 4 dito mapupunta sa Big Andy. Tapos yung 4, I'm not really sure kung saan pa natin sila i-ship. Pero target ko yata doon sa American International Racing. So, tignan ko pa kung doon kami... Doon ako or doon kami mag-ship ng young birds sa Then that's it, yun lang, dalawang natin sasalihan natin sa yearling race kasi masyado na tayong maraming entry sa mga OLR natin. Baka makapasok sa activation lahat, medyo mabigat sa sa bulsa ang activation. So sa dami natin sinip sa OLR, uy may kalaban. Ay, hindi. Sa dami natin sinip sa OLR, hindi na naman natin sigurado kung lahat yun makakapasok sa, sa activation. Kaya ako lang naman sinip yung mga ibon na, Yung iba kasi doon na for the sample, tapos yung iba doon, subok na natin. Pero, hindi porket subok na natin yung mga magulang, is papasok na sila sa activation. Dahil, hindi pa rin guarantee yun na makakasurvive sila sa mga kalaban or madisgrasya sila. So, kapag ka nakaabot naman ng activation, medyo may laban tayo tatapos ng ibon natin. Okay? So, yun nga. Balik tayo sa topic natin. Paano ba ako nag-ready ng mga breeder natin? Basic lang ako mag-ready. Kumbaga, ang ginagawa kong ginagawa kong paghahanda sa ating mga breeder, kailangan first day, titigan mo muna mga ibon mo, make sure mong healthy sila, kailangan yung katawan nila buong buo, kumbaga kailangan ready sila kapag lumabas na yung young bird nila, ready ready yung katawan nilang magsubo, kasi kapag medyo payat yan, tapos sinalang mo kapag kadating ng mga young bird yan, pwedeng magkasakit, pwedeng manlata, pwedeng mamatay. May ganung pangyayari kasi hindi kinakaya ng kanilang katawan dahil nga sinalang mo payat na, tapos syempre kapag nagka-young bird yan kailangan lahat ng pangangailangan ng young bird is maibigay nila. So yep, first tignan mo yung yung ibon mo, hawakan mo, make sure mong maganda yung katawan, bilog na bilog. And then, kapag alam mong ready na talaga siya, maganda yung katawan niya. Okay, ang ikalawang ginagawa ko, lahat ng mga mapipili kong ibon, isa-isahin ko silang paliliguan one by one na may kasamang yung para sa kuto, para kapag one by one, make sure mo lahat ng lahat ng pakpak, lahat ng balahibo basang-basa hanggang sa sa leeg. Hanggang sa ulo niya talaga mismo. Huwag mo babasahin yung pinakaulo niya. Kumbaga para pinakailalim ng yung panga niya. And then kapag ka napaliguan mo na lahat 'yon, kinabukasan naman pupurgayin mo yung mga ibon mo. Kapag ka napurga mo na yung mga ibon mo, pahinga mo sila ng one day recovery. Bigyan mo sila ng pang-recovery. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit sa Pilipinas sa pang-recovery. Kasi ang ginagamit ko rito, nagbibigay ako ng ideal pills or yung recovery na nilalagay ko sa tubig. After nyan, pahinga mo lang. So, kapag napansin mo yung dumi niya is
solid na, na parang pasas, kuha tayo rito ng sample natin. Yan. Ganito, parang ganito. Yan oh, kita nyo ba yan? Yep. Pagka ganito na yung ano niya, yung dumi niya, paliita na sila ng kapartner niya. Ibig sabihin, ready ano na talaga siya, healthy na siya. So, ang kasi ang discarte ko ano eh, hindi lang ako before magbe-breed, doon lang ako mag-ano, magko-condition. Hindi. Ang ginagawa ko kasi kahit hindi kami magbe-breed, kailangan yung ibon mo healthy. So, kailangan yung mga binibigay mo talaga sa ibon mo is hindi pa iba-iba. Tsaka, marami kasi ano eh, maraming mga, tawag dito, maraming mga ano, mga puncher na iba-iba yung diskarte. So, hindi lahat ng puncher, pakikinggan mo. Kumbaga, kukuha ka lang sa kanila ng, ano, tawag dito, kuha ka lang ng idea sa kanila. Na wala tayo sa ano. Ayun lang. Kasi, iba't iba yung diskarte ng, ano, ng puncher. Pero, ang gagawin mo, makikinig ka lang, huwag mong kukunin lahat kung ano lang gagana sa kampo mo. Pagka, ano, tawag dito, ano ba, walo eh. One, two. Kung ano lang gagana, huwag mong kukunin lahat. Ay. Kasi kapag kinuha mo na, sabi hindi gumana sa kampo mo, edi useless lang din. So, kasi ako, ano eh, marami akong pinakinggan. Ang daming, sa totoo lang, ang dami sa akin sumuport ang ano, mga bigating puncher na dito sa US. Grabe, di ko akalain yun. Pero di lahat totoo. Kumbaga, hindi lahat ng puncher na makakausap mo totoo sa'yo. Yan ang number one na tatandaan nyo. Hindi lahat ng puncher ibibigay sa inyo kung ano yung mga diskarte nila. Kasi yung iba dyan, takot din masapawan. Takot ma, ano, mahigitan. Takot ano, basta ano, kumbaga parang gusto niya siya lang yung magaling. Sa kanya ka lang kukuha ng ibon. Ibon ko napakalupit. Ibon ko ganito. Yung ibon nun, pangit. Yung ibon niya, purbo ka lang. Huwag kayong ganon. Tapos huwag kayong umasa na, tawag dito, halo-halo ko lang muna para sigurado. Kasi, kunyari, meron siyang kinaiinggitang tao. Bumili ka ron. Lahat ng panglalait niya sa tao na yon, sasabihin niya sa'yo para sa kanya ako kukuha. Kumbaga, kunyari ako, sisiraan ko isang tao. Ay puta, ganto-ganto yan bro. Ganyan-ganyan yan bro. So, madidismaya ka ngayon. Di ba? Kaya para sa akin mga kaburo ko to, di lahat ng tao, di lahat na nag-aalaga ng ibon, totoo. Kumbaga kung ano lang pwede nyo ma-adapt, gawin nyo. Subukan nyo, pwede nyo subukan. Ako lahat sinubukan ko. Nagkataon lang talaga na napahanay ako sa mga ano, mga totoong tao. Merong mga ilan-ilan na tuturuan ka, tapos kapag ka di mo pinakinggan, sasabihan ka matigas ang ulo. Sasabihan kang ano, di mo kasi sinusunod yan, nawalan ka talaga ng ibon. Kasama sa pag-iibon yan, ituro nyo sa akin kung sino yung una nag-alaga ng kalapate na never nawalan ng kalapate during training, race, or ano man yan. Turuan nga, ano, sabihin nyo sa akin, ahanga ako, promise. Di ba? Ayun ang ano eh, hirap sa ibang pansir. Kapag di mo sila sinunod, matigas na ulo mo. Di ba? So, yep. Babalik ako. Then, isa-isahin ko lang to. Let's go! Alright. Unahin natin ng ating splash. So, bibilisan ko na para di tayo masyado mahaba. Nagtuturo ako sa ano? Sa ilalim ng kita. Doon ako mas ano eh. Kampante. Pero yung iba, sa leeg. Okay naman to, mas maganda nga sa leeg eh. Pasok agad. Splash!
sinisplash. Bilisan ko na lang para ano, hindi naman nakakaya sa inyo mga buro ko to. Minsan na nga lang tayo mag-upload, sobrang haba pa. Yep. So, yun yung ginagawa ko. Tapos pagdating naman sa ano, pagdating sa, tawag dito, kapag may young bird na sila, dati ang mali ko, ano, lagi ako naglalagay sa ano, tawag dito, sa tubig nila lang kung ano-ano. Ayaw mo ba sa, kumbaga mga vitamins, lagi nasa tubig ngayon, nang discarte ko ngayon, iniba ko. Hindi na ako naglalagay sa tubig ng mga kung ano-ano. Flash. Grabe, laki ng ano. Laki ng ibon ni ano. Ibon rin yan. Laki ng young bird ni Kobe. Tsaka ni pangalan na ito. Isa. Ni Miss Blue Bucket. Tristar in the Sun. Kung di nyo nakikilala si Tristar in the Sun, isa sa mga solid kong naging mentor na taga ano, taga Texas. Taga Texas siya. Isa sa mga winning ano talaga. Winning tawag dito. Young bird lagi sa ano. Hindi naman sabihin natin lagi, pero kung di man siya manalo sa one loop race, sure na may tatapos sa ibon niya. So, ito laki rin, oh. Kobe, tingnan niyo, pagka ano talaga, Kobe, tsaka 07, asahan niyo, maglalabas sila ng dark blue bar. Ayun nga, tulad nung nakaraan sa ano, tawag dito sa one loop race, yung ano, sa may siya nakakuha ng 4K sa ano yata sa spring kakuha sa 4K. Wow, solid. Magkano rin sa atin yung 4K? Parang 200K din yata sa Pilipinas yun. No, 200K yata ang ano 4K sa Pilipinas, no? Alright. Yep, tapos ang ginagawa ko, sana dire-diretso na natin ito. Nakaka-apat pa lang tayo. Meron pa tayong apat. Huwag ka na magulo. Oh, nagulit yung isa natin. Yung anak ng champion. Ng anak ng champion. May lugulit. Ito. Ang papangalan ko dito, Charlie. Kasi mayari na ito si, yung mayari ng hen, si Charles Rowlog. So, papangala, uy, aso natin, kala ko may kaaway. Papangalanan kong ano, Charlie. Tandaan niya na si Charlie. Bakit naging Charlie? Kasi ano, tawag dito. Yung anak, yung kapatid nito sa nanay, sa ano, sa Alabama, yun ang champion niya sa Young Bird. Champion niya sa Young Bird yung ano na ito, yung kapatid na ito sa nanay. Ah, may ito na naman. Ayun, oh. Alright. So, kuha tayo isa pa. Oh my God, oh my God. Ito yung pinakamalaki nating Young Bird. Ito kasi pinakapanganay sa lahat. Kumbaga, napisa siya ng ano, ng last month, April 12. So, almost one, ano na siya. 1 month, ayun, oh. Pero grabe, almost 1 month pa lang. Alright. Ang nagturo nga pala sa akin dito sa hita, sa ilalim ng ano niya, ng legs niya sa kabila, dito, nagmula rin kay ano, nagmula rin kay Tristar in the Sun, kay Sherwin.
Yep. Tapos, isa sa mga solid kong mentor, di ko na nga nakakausap. Kasi sobrang busy rin. Si ano? Si Glenn. Grabe, dami rin na nakuwang ano ah. Nakuwang certificate, diploma. Itong ano, last na ano, race 2020. Grabe, laki mga iba. Malapit yung mawalay. Tapos yung kapatid niya nandito sa red check natin. Alright, ay ito solid eh. Bruno! Tingnan mo. Marcos in the house. Alright. So ito mapupunta to talaga sa ano? Mapupunta sa American. Siguro ito na, kasi ano, may ano sila eh, naalala ko na, tama lang dun ito mapunta kasi meron silang, ano, grisel, ano, separate race. So, maganda itong masubuan dun. Alright. Tapos kapag ano, di ba, hindi ako naglalagay masyado sa ano, diba? Tunga-tunga, last one. Hindi ako masyado naglalagay sa tubig ng kung ano-ano. Ano lang, one time lang ako pala naglalagay. Ang nilalagay ko yung probiotics. Like, let's say na once a week or one time in ano, 2 weeks. Depende sa trip ko kung kailan. Pero hindi na ako madalas naglalagay ng kung ano-ano. Kasi una sa lahat, ano, tawag dito. Pagkalagay ka ng lagay na kung ano-ano sa ano nila, sa tubig nila, paminsan yung dumi nila nag-iiba-iba rin. Yo, ito na yung pinakalas. Solid. There we go. That's it. Let's go. So ito yung gamit natin, pang 100 na ibon. Yan, para sa adeno, sa PMB. Yan, tsaka sa serco. Shake before use, sabi. So marami na tayong ginawang pag-shake dito. Yup. And then tara, let's go. Babalik ko na muna to kung saan natin ito kinukuha. Ito yung mga gamit natin. Ito yung panggamit ko, one eye code. Alright. So yun nga mga kaburo ko to, bali ganun lang tayo mag ano, mag turok ng mga ibon natin. Napakasimple lang, sa hita ako nagaano kasi kung magkamali ka man daw ng turok, at least mapipili lang siya, then mga few days babalik na rin yung ano niya, yung paglalaad na maayos. And then sa pagano naman natin, condition before tayo magbreeding, ganun lang ginagawa ko, nagpapaligo, purga, tapos sa recovery, and then pinagmamasdan ko sila kung ano, tawag dito, kung okay na yung ano nila, yung drop nila. Then kapag kabasa pa, hindi ko talaga isasalang yung, kasi pagbasa yung drop nila, ibig sabihin meron pa siyang something na nararamdaman sa loob ng ano niya, ng sikmura niya. So ibig sabihin hindi pa siya condition talagang maigi, kasi kapag sinalang mo yung ganong ibon, ang mangyayari sa ibon mo, sa young bird mo, is ganon din yung magiging drop niya. So may ipapasa niya yung bacteria na nandun sa loob ng katawan niya sa young bird niya. So ibig sabihin, bata pa lang yung young bird mo is may ano na kagad, kumbaga may nararamdaman na kagad. So ayoko ng ganon. So ganon tayo kailangan, buo na kagad yung drop ng ibon mo before mo sila isalang. So yun nga mga kaburo ko to, bali hanggang dito na lang. Happy Mother's Day sa lahat. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa kampo ng Capistrano. So yun, hanggang dito na lang. Peace out!